Kat. Para meron tayong okay. Ito yung tanong ni Olan kanina. Eh, lipat ko lang tong ano. Ito yung tanong ni Olan kanina. Maganda yung tanong niya eh. Ano daw tong calibration procedure? Yung calibration procedure, ito yung sinusunod natin. Pag nagka-calibrate tayo, dapat nandito sa calibration procedure. Lalabas to sa certificate natin. Ito yung nasa taas ng standard natin. Itong calibration procedure na to. Nandito yung sa calibration procedure na nandito yung step by step natin. Nandito yung reference na pinagkunan natin kung saan natin ginaya ang ating procedure. Nandito rin yung capability natin, yung kakayanan ng kakalibrate natin kung hanggang saan ang kaya ng ating standard. Okay, tapos na tayo sa request form. Di pa tayo sa calibration report ng thermometer. Lipat lang ako sa calibration report. Doon sa mga hindi pa nakakaalam ha, doon tayo magre-report sa ano. Ito ha, tingnan nyo ha. Hanapin natin ang, nandito yan sa file. Click muna natin to, yung may folder na to sa baba. Punta tayo dito sa AMPI, merge file. Tapos kami, Luzon, kayo sa Cebu, Visayas. Pasok tayo sa Visayas kasi yun ang nare-report natin. Tapos, 2022. Ito yung ginawa ng mga 2022. Pasok tayo technical. Pasok tayo sa calibration certificate kasi calibration certificate ang gagawin natin. Ngayon, kung wala tayong format, dito tayo papasok sa calibration format. Sir. Hanapin. Okay. Sige, Wala Joshua. kayo screen. Ano? Wala kayo screen, sir. Wala ba? Ba't wala? Ah, sige, ulitin ko. Okay na. Okay. So, mga hindi nakakaalam, dito, yung folder dito sa baba, pasok tayo dyan. Hahanapin natin dito sa gilid. Dito, ang merge file. AMPI, merge file. Pasok tayo sa, kung sa Luzon, Luzon tayo papasok. Kung Visayas, Visayas tayo papasok. Ang gagawin natin, yung 2022. Ngayon, kung magre-report kayo ng 2023, sa 2023 kayo papasok. Pasok tayo dyan. Ano ba tayo? Admin o technical? Technical, ang calibration report. Pasok tayo sa technical. Pagkapasok natin sa technical, pasok tayo, calibration certificate. Pagkapasok natin sa calibration certificate, pasok tayo sa report format. Kung wala tayong format, at dyan talaga natin kukunin yung ating format. Ngayon, kung nakagawa na kayo, copy nyo na lang yung nagawa nyo na nauna. Ang ating kukunin ngayon ay temperature. Sa temperature tayo papasok. Subukan muna natin tong digital thermometer. Ang gagawin natin dyan, control C lang natin. I-copy lang natin. Control C, tapos babalik tayo sa calibration certificate. Sa AMPI certificate. Tapos, magpo-folder tayo ng company. Right click lang natin, tapos new folder. Anong company natin? Pagpalagay na lang natin na Algomets. Sample lang naman to. O Algomets folder incorporated, ganyan. Pasok tayo diyan, diyan natin i-paste yung ating format. Pag na-paste natin, ang una natin gagawin, i-rename natin. Ano nangyari? Ba't na gano'n? Ayun. I-rename natin. Gawin natin. Ang nasa unahan ay certificate number. Pagpalagay natin 2022-AMP. AMP. 5-digit. 0001. O, i-dash natin. O, ganyan. Ganyan ang format ha. O, tapos enter natin.
Nar dito, ba't nalipat yung ano? Ayun. Ayan. Pag na-rename na natin, pasok tayo dyan. Don't send lang natin. Nakalock na yan lahat. Ang babaguhin lang natin number. Ano ba yung ano natin? Yung file name natin na yan, makikita natin yan dito sa taas. Ayan, ito. One. One yung una, yung sinample natin. Kaya, one na ang lagay natin. Tapos, ano ba yon? Naka-L ba yon? Hindi pala naka-L yun. Ah, sample na lang natin, B. O, B. Ang bawa, Visayas. O, tapos yung ganun ulit. Babalik lang ulit tayo. Ah, halimbawa, arguments. Yan, yan. So, example, yan. Tapos, San Miguel Santo. Batangas. Huwag nating kalimutan yung mga kama. Nang kung yung kliyente meron, yun ang ilagay natin. Tapos ito, kahit may natin lagyan to, kasi wala namang end user. O date issued. Pagpalagay natin na kinalibrate natin na yung ngayon. Pagpalagay na lang natin, ngayon natin kinalibrate. Plus 3 days, kasi nandito lang naman tayo sa office, edi 14 ngayon. 14, 15, 16, 17. September 2023. O tapos, pwede na natin tong i-link. Kung gusto, kung tinatamad tayo, equals lang natin, link natin yung September. Date calibrated natin, link natin yung September. Yan. Yung year, pwede rin natin i-link. Kung gusto natin, equals. Equals ulit. I-click natin dito. Tapos, plus 1 na lang. Doon sa, ay hindi pala, sorry. Hindi pala yung dito. O, i-link na lang natin ang date received. Hindi pala, ano pala to? Ah, sige, pagpalagay natin, na-receive na lang to. Na-receive ng September 14. Ah, 13 pala. Kasi one day. 2023, na-calibrate ng 14. Tapos ito pwede nating i-link doon. Dito, equals, tapos click natin dito, enter lang natin. Tapos yung calibration due, pwede natin ding i-link doon sa taas. Sa date calibrated, kung 1 year lang naman. I-link din natin tong July, pwede. Pero kung tinataman kayo, nandito lang yan sa gilid. Ito ha, naturo ko na yan, yung drop down list. Yan, nandyan. Drop down list, pili na kayo ng date dyan. Pero kung gusto nyo, i-link nyo kung gusto nyo mas mabilis. Tapos ito, i-link natin, equals, type natin dito, mag plus 1 na lang tayo. Para 2024. O, ayan yung format natin. Okay na. Ha? Basta may blue, drop down list, mamimili tayo. Basta dilaw, itatype natin. Pag green, walang babaguhin. Pag red, remarks. Lahat ng may red, remarks. Basahin nyo. Kapag may gray, ito yung may choices. Ah, wala sa choices, ilalagay mo. Tapos, ito, kagaya nito, degree Celsius ang sample natin. Pipili natin dyan sa drop-down list, degree Celsius. Anong pangalan natin? Pagpalagay natin na digital thermometer. Digital thermometer with RTD sensor. Yan. Ngayon, kung wala dyan sa pangalan, pwede natin i-type dito. Halimbawa, iba yung pangalan, special. Nakalagay, thermometer with external probe, eh wala dito sa choices, pwede mong i-type dito. Halimbawa dito, thermometer with, yan, pagpalagay natin, thermistor, sensor, eh wala sa choices. Lalabas na yan sa choices. O, piliin natin yan. Thermometer with, sa pinakadulo, thermistor sensor. Kaso mali ang, ano ko,
O pag binago natin yan dyan, hindi yan makaka-copy agad. O yun pa rin ang reading niya, ang tsura niyan. Pipiliin ulit natin. Thermistor with sensor. Yan. Thermometer with thermistor sensor. Tapos range. Kung ano yung range natin, walang kasamang unit dito kasi may unit na dito. 0 to 150 degrees Celsius. 0 to 150. Resolution natin. Pag resolution, may itanong ako. Magtatanong ako para Joshua, may tanong ako sa iyo. Sir. Pwede bang maglagay tayo ng sa digital thermometer ng graduation dito sa format natin? Hindi, sir. Bakit? Resolution lang sa Bakit? digital thermometer. Bakit? Bakit resolution lang? Bakit? Sir, yung digital thermometer, sir. Ano yung digital thermometer? Ano? Ba't wala tayong graduation dito? Sa digital, digital yun sir, pang ang digital, ang resolution pang digital lang. Kasi wala bang graduation ang digital thermometer? Oh sir. Digital. Kaya resolution lang, walang choices, 'di ba? Yung iba may resolution at may graduation kagaya ng timbangan. Kasi digital nga, digital thermometer nga, alang mag-graduation tayo eh, digital nga ito. Digit, number. Pagbuhit, may graduation. Wala namang digital thermometer na graduation. Digital thermometer nga yun, di ba? O, tas manufacturer. Pagpalagay natin na 0.1 ang ating resolution. Manufacturer natin. Halimbawa ay testo. Capital yung nasa unahan. Kahit capital letter ang lahat doon sa gamit, dapat capital lang yung nasa unahan. Yung sunod, yan yung normal. Kagaya ng pangalan natin, capital yung nasa unahan. Ngayon, sa model, kung ano yung nakalagay sa model, yun ang susulat natin. Ang ba, small letter, capital letter, yun ang lalagay natin. Kasi model yun. Tsaka serial, tsaka ID. Kung ano yung nakalagay doon sa gamit, yun ang susundin natin. Sample, model, test 2, testo, 106. O, anong nalimutan ko dito? Walang apostrophe. Kapag walang apostrophe, may apostrophe pala yun. Ba't ganun? Yung sa bagong format ng bullet. Sa 2020 ko ata. Sige, okay na to. Pag maraming number, boss, kailangan kaya ganyan. Pag maraming number, kailangan ng may. Basta kahit, basta lagi na tayo mag-apostrophe. Halimbawa, tama rin. Kasi pag halimbawa, 00001, 1 lang lalabas dyan, di ba? Kailangan natin apostrophe. 1000. Pag lahat number, kailangan natin ng apostrophe sa unahan. Ayan, meron na siya. Ito, meron. Yun nga, ito yung purpose. Pag lahat number, mayroon ditong note. Dapat lahat ng number, mayroong apostrophe sa unahan. Serial number, ganun din. Halimbawa, ay 106 to. Tapos, serial ay 2356. Identification. Halimbawa, DT01. Yan ha. Dapat alam niya yan. Identification. Dapat marunong kayo. But DT, digital thermometer kasi yon, kaya DT. Sensor type. Ano? Anong sensor type? AD. May choices dito sa baba. Nandiyan na lahat, nilagay ko na. Pag wala, not indicated lang, piliin nyo. Ha? Kapag RTD, RTD PT100, madalas PT100, yan, lagay nyo. Ay thermistor nung nakalagay dito. Nakalagay ito, thermistor. Piliin nyo na lang, NTC, PTC. Ngayon, kung hindi nyo alam kung NTC or PTC, NTC na piliin nyo. Kasi madalas yan ang ginagamit. Bihira lang ang PTC. Immersion length. Kapag ang calibration nyo ay loop,
dapat may immersion lens kayo. Nag-loop kayo eh. Dapat may stem lens kayo. Kasi na nabunot nyo eh. Ay paano kung ano, tinabihan lang. Ma'am, may tanong pala ako dito. Ma'am, may tanong ako dito. Ano yun? Dapat palalabasin natin naka-drive lock lahat ng thermometer, di ba? Kahit yung halimbawa, yung nasa chiller, kinalibrate natin yan lang ng tensor. Dapat lalabas dun, din drive lock pa rin natin. Kasi hindi naman pwede yun, di ba? Ulit, Chappy. Yung ano, malinaw na ba? Oh, sige, sige. Dito sa immersion length, minsan kasi yung, di ba, yung mga sa chiller, tapos pinakalibrate nila thermometer, eh ngayon, tinabihan lang nila. Eh di pwede mong hindi lagyan ng immersion. Ngayon, ang tanong ko, di ba dapat sa procedure natin naka-drive lock pa rin yon? Hindi natin palalabasin na tinabihan lang yon kasi hindi yun kasama sa procedure natin eh, no? Oh, basta probe type. Oh, sige, ganito na lang. Pag tinabihan nyo ang lahat ng chiller, palabasin natin na din drive lock natin. Lagyan natin ng immersion, stem length. Basta pag loop calibration, merong immersion length at stem length. Ngayon, kung tinabihan nyo lang at hindi nyo nakita yung sensor, ah, bahala na kayo dyan. I-search nyo na lang yan. O kaya, tingnan nyo na lang, tansyahin nyo na lang kung gaano kalalim yung immersion nyo tsaka stem. Kasi required to eh. Ang procedure kasi natin ng thermometer, dry block, ice point, water bath, hindi natin kasama sa procedure yung chiller na tinabihan lang. Kahit tinabihan nyo, dala nyo naman yung dry block nyo eh. Eh di, isama nyo na itong immersion length, stem length. Palabasin nyo din drive lock nyo. Okay ba? Ayos ba? Kapag kasi yung halimbawa, yung nakalagay sa mga walk-in chiller, di ba parang na, lumalabas yun, yung buong probe is nakapasok sa loob, di ba? Ang pwede nyo yan dyan is parang full immersion siya. Hindi nakasama ma'am ang, ano, ang length. Eh, immersion length ang nakalagay sa atin eh. Hindi, kumbaga ano nga siya, full immersion nga. Kunin niyo lang yung halimbawa, yung para mga katulad ng mga maliliit lang yung ano, yung mga parang sa vapor na mga ano yung nakalagay sa mga chiller. Kunin niyo lang yung pinaka size ng sensor noon. Pwede niyo naman i-search kung hindi ano. Tapos lalagay niyo lang ng buo yung ano kasi parang full immersion naman siya kapag nakalagay na sa mga walk-in, sa mga ano kasi nakapasok yung lahat yung sensor noon eh. Oh, okay. Kung ano daw, kung tinabihan nyo lang sa chiller, ilalagay nyo immersion length at stem length, magkapareho ang dimensional, ang sukat, ang haba. Yon, okay. Tapos na tayo dito. Gawin na lang natin tong 75. 75. Meron tong mm ha. Ito lang ang merong mm. 75 mm. Oh, yan. 75 mm. Tingnan natin. Oh, tapos may note ako dito, may pula dito, basahin niyo to. Fill out if UUT is temperature sensor with indicator only. Ibig sabihin dito, magkakaroon lang to ng specs kapag ang kinalibrate nyo ay kapag hindi pala kinalibrate, kapag ang sample nyo ay sensor. Halimbawa, ang kliyente ang pinakote ay temperature RTD sensor. Yon, ang talagang pinakalibrate nila yung RTD. Hindi yung thermometer, ha? Ang pinakalibrate nila yung sensor. Kaya ang magkakaroon ng specs natin sa UUT ay yung sensor. Halimbawa, RTD, Andres and Hauser. Yun, yung magkakaroon ng specs. Ngayon, ang indicator, pwede yung digital thermometer, pwede yung SCADA. Kaya ang choices dito, digital thermometer. Halimbawa, dinala sa atin, thermocouple, ang pinapakalibrate nila, kaya RTD.
Tapos may kasama siya ang digital thermometer. Hindi yung digital thermometer ang sample, hindi yun ang kukunan ng specs. Ang kukunan mo na sample na specs ay yung sensor. Tapos meron lang siyang indicator. Kukunan mo rin ng specs pero nakalagay yon sa indicator. Ngayon naman, kung halimbawa parehong gamit, pareho silang gamit, may RTD rin, may sensor. Pinakalibrate nila ay digital thermometer kasama yung sensor na yon. Ang lalabas dito sa atin ay sa UUT ay digital thermometer with sensor o digital thermometer with RTD sensor. Ang kukunan natin ng specs noon ay yung thermometer kasi yon yung pinasok, yon yung pinakalibrate. Tapos lalabas na dito ang sensor type niya o hindi lalabas dito ang RTD PT100 immersion length. Dito sa baba, wala nang nakasulat. Bakit? Eh, ang note ko dito ay UUT. Fill out if UUT is temperature sensor with indicator only. Yun ha, temperature sensor ang UUT. Hindi digital thermometer. Yun ang sample. Minsan may nagkakapalit yan. Naintindihan ba? Naintindihan, Joshua? Si Windel, nandiyan ba si Windel? Naintindihan nyo naman, di ba? Baka may tanong kayo dito ha, magkapalit kayo dito ha. Kasi marami nagkakapalit dito, marami akong nakikita. Basta kung ano yung nakasulat, kung ano yung pinapakalibrate, yun ang kukunan ng specs. Kung ang pinapakalibrate nila RTD, walang brand, walang serial, yun pa rin ang kukunin natin kahit may brand ang kanyang digital thermometer. Magkaka-brand lang siya pero lalabas siya sa indicator. O tapos in-house, alam na natin 'to, in-house or on-site. Pag in-house, dito kinalibrate sa atin, pinull out. O dinala ng client, pag on-site, pupuntahan natin yung address nung doon sa request form. 'Yun ang pupuntahan natin, kung mali ang nakalagay doon, mali ang mapupuntahan natin. Pag on-site, pagpalagay na lang natin na in-house kasi naglagay tayo ng date received. Pag may date received, sigurado in-house. Location, dahil in-house ang kinalibrate natin. Ano yung location ng laboratory natin? Saan natin kinalibrate? Pwede ba ito sa pressure lab? Hindi, sa temperature lang to. Temperature laboratory. Sa temperature laboratory, kapag in-house, meron tayong requirements na temperature. Ang ambient temperature natin ay 23 plus or minus 2. Relative humidity, 55 plus or minus 15. Kapag wala dyan sa range, pag wala tayo sa loob, hindi pwede. Hindi pwedeng mag-calibrate. Hindi pwedeng makagawa ng calibration. Hindi pwedeng bigyan ng certificate. Dapat bago tayo mag-calibrate, pasok dyan sa temperature natin. Yung nag-calibrate, piliin natin kung sino nag-calibrate. Kung wala, type ulit dito. Sa suggestion, lalabas ulit dyan. Kagaya dito, nag-type ako ng suggestion ko, LNS. Nasa choices siya. Ano yung designation ng nag-calibrate? Calibration supervisor, calibration analyst. Approved signatory. Sinong signatory natin dyan? Sinong nag-apply? Sinong mag-a-apply? Sinong pumasa? Iyon ang ilalagay natin. Kung hindi pa tayo PAB, kung sinong mag-a-apply, siyang ilagay natin. Pag-pub na tayo, kung sinong nakapasa dyan sa temperature, yun lang ang pwedeng ilagay natin. Tapos, designation niya. Tapos, remarks. Ano yung remarks natin? Mamimili na lang tayo lahat. Kapag walang adjustment, walang nangyaring mga problema, no adjustment were performed on the UUT. Yan lang. Lahat yan may bundot. The user shall determine. Lahat yan meron. Kapag may adjustment, adjustment were performed on the UUT. Kapag large deviation, madali namang i-identify ang large deviation sa thermometer. Kapag sira, the UUT for repair at the time of test, ano lang pala to? Sa choices, ito na yung tinype ko dito. Halimbawa dito, nag-type ako, the UUT for
prepare at the time of test. Mag-type tayo dito, tapos piliin natin ang tinay po dito, the UUT for repair at the time of test. Pipiliin nga natin yon. Dapat, titingnan natin siya sa certificate kung tama ba yung ano natin. Ito na siya sa unahan, the UUT for repair at the time of test. Baka mamaya, meron kayo dyan na doble tuldok nyo, yung iba capital letter, yung iba small letter. Tingnan nyo rin. Pag nagbago kayo, tingnan nyo yung certificate kung tama yung may input nyo dyan. Pipili na lang naman kayo dyan eh. Sa bagay, bihira lang naman ang merong ano, merong suggestion na ibang remarks. Ito yung sinasabi ko na remarks. Basahin nyo to. Sample fill out for indicator. Mamaya, basahin muna natin to. Number one. Ba't number one pareho to? Kaya mo na to. Use and unhide certificate TS for temperature sensor, UUT. Example, TC or RTD. Kapag daw ang i-report natin ay ang UUT ay TC or RTD or temperature sensor, ia-unhide natin ang TS. Ito, TS. Ngayon, use and unhide certificate DT. Oh, 10 minutes. 10 minutes lang ulit. DT for digital thermometer. UUT. Halimbawa, ang pinakalibrate ay digital thermometer with sensor. Digital thermometer pa rin yun. Ang i-unhide natin ay, unhide natin ang certificate DT. Ayan. O, makikita nyo, yung DT natin, thermometer with thermistor sensor. Nakalagay yung specs ng thermometer, nakalagay din yung sensor niya. Wala ng specs yung sensor. Wala ng specs yung sensor. Ayan o. Hindi na kasi malamang thermocouple lang yan o RTD na walang brand. Kasi nangyayari lang naman na magka-brand sa dito kapag mga transmitter, madalas yan, pag temperature sensor, transmitter yan o kaya RTD. Tapos ang indicator niyan ay HMI or SCADA. O tapos may sample ako dito. Halimbawa, sample fill out for indicator. Yung indicator natin, nakahiwala yung temperature sensor. B, excuse me. Pag nag-end, ano, try niyo pumasok doon sa isa kong ginawa. Sige, sige. Tapos, ayan, sample. Ay, shit. Yun. Sample fill out for indicator. O, HMI, 0 to 100. Siemens, Simatic, madalas yan sa transmitter, ha? Serial, ID. Sample fill out for temperature sensor. Tingnan nyo to, gayahin nyo to, temperature sensor. Range. Minsan, walang range na nakalagay eh. Minsan, wala. Hindi nyo kayang kunin. O, resolution. Minsan, may resolution eh. Ah, ganito pala. Ganito. Dito, kung mapapansin nyo dito sa ating isa lang ang may resolution. Yung indicator, tingnan nyo dito na ano, walang resolution yung indicator natin dito. Nandito na lahat. Kahit ang i-calibrate mo ay temperature sensor, lagyan nyo na ng resolution dito. Pero sa datasheet, iba ha? Sa datasheet, ang nakalagay, may si resolution, syempre, yung indicator mo, yun ang may resolution. Pero kahit ilagay mo yan dyan, doon pa rin yan lalabas sa indicator dito. Kahit doon mo ilagay yan, o, kagaya nito, wala. Wala dito. O, doon pa rin yan lalabas. Kahit dito mo yan tinipe. Basta yung resolution sa thermometer, isa lang ang paglalagyan. Ayan, 0.1. Doon pa rin yan lalabas sa resolution sa indicator. Okay. Ito. Ano lang talaga siya? Digital thermometer, yung kinalibrate natin.
Ito na yung ating sample na certificate. Ayan, tingnan nyo mabuti. Check nyo lagi yung certificate. Check nyo yung date issued. Hindi na kami ang dapat makaalam na mali yan. Dapat sa inyo, malaman nyo na mali yan. Customer, tingnan nyo, tama spelling. Address, tingnan nyo kung tama, kung may kama ba o may duck ba. Unit under test, tingnan nyo. Sabagay, hindi na mga mali spelling nyo dyan. Range, tingnan nyo kung tama. Resolution, baka may hindi na input. May number, mali input nyo, balikan nyo. Kung hindi nyo alam, itanong nyo. Manufacturer, model, serial. Ang sample naman natin dito ay thermometer with thermistor sensor. Kaya thermometer ang ating certificate. Ayan. Tapos, yung sensor niya, ang specs niya ay thermistor. Yan ang pagkakaiba ng ano, ha, digital thermometer with sensor. Ha? Pero minsan, thermometer yan, handheld. Lalabas dito, walang sensor type. Pero may sensor type pa rin yun eh. Kaya lang hindi nyo alam hindi, kung tinatamad kayo. Yung testo, NTC yun eh. Yung testo, NTC yun eh. Yung sensor na yun. Pero kung sakali na may nakalibrate kayo na hindi nyo alam, i-not indicated nyo na lang. May choices na not indicated sa sensor type. Tapos immersion yung length, huwag nyo kalimutan. O in-house, tama yan. Kung tama yung in-house. O tapos may date received, tingnan nyo date received. Tingnan nyo yung utilization location kung tama. Baka mamaya yung space nung temperature, tsaka dash, magkadikit yung Y, tsaka dash, tapos dito sa kabila, mas ma may, ano naman, may space, dapat pantay, yan yung dash. Y, space, dash, space, algometric. Ganyan dapat. Automatic yan, pag nag-in-house tayo, algometric lalabas. Kapag on-site, automatic, ito ang lalabas. Ayan, yung sinasabi ko kanina, nandito yung calibration procedure natin. Tapos, nandito yung digital thermometer na standard natin kasi nakalagay ito procedure natin tapos traceable daw tayo sa SI unit na maintain ng National Meteorology Laboratory of the Philippines. Iyon yung nag-calibrate nitong ating standard. O, tapos remarks. Ang mababago lang naman dyan, check nyo. Yung binago nyo, yung kinlik nyo doon. Kung anong kinlik nyo doon, tama na yon kasi na-check ko na yon. Ngayon, kung naglagay kayo ng remarks sa sarili nyong remarks, i-check nyo kung tama ang space, tama ang kung capital letter ba, kung may dot ba, may tuldok ba. Basta, i-check nyo. Tapos calibration result. Pagpalagay natin na 0, 10, 20. Oh, tapos, yung correction dito, yung tinatanong ni Kuya Jeff nung nakaraan. Kung 0 equals, ilink natin sa 0 dito. Automatic na yung uncertainty niya at coverage factor. Yan. O kung 10, saan malapit yung 10? Sa 0 ba o sa 50? Sa 0 pa rin. Saan yung 20, saan malapit? Sa 0 o sa 50? Sa 0 pa rin. Kung saan siya malapit, doon natin ilink ang ating correction. O tapos, sakto yan lahat ha, sa UUT ha. Ang hindi, pero pwede rin hindi sakto to ha. Kung masipag kayo magsulat, pwede rin hindi sakto yan. Kung masipag kayo mag-type, pwede rin. Pero ako, tamad ako eh. Kaya sinakto ko na yung UUT. Interpolate ko na yan. Tapos, kung standard natin na ipagpalagay, 0.12, 10.23, 20.25, yan. I-drag lang natin kung magkakapareho, tsaka baguhin na lang natin kung may naiiba. Ngayon, lalabas yan sa certificate yan. I-hide lang natin. Kailangan lumabas itong arrow na to. Itong arrow, yan. O, kagaya nito, nasa labas pa, cross pa lang yan. Pag lumabas yung arrow, click natin, hold, ibatake natin, tapos pababa, i-hide natin. O, pagka-hide, yan na lang lalabas. Hindi na dala yung isa. I-hide natin. Pagka-hide, o, okay na. O, yung, tandaan nyo, yung too significant. Unit under test setting, okay lang to kahit ito ay walang decimal kasi ang nakalagay dito, unit under test setting, hindi reading. Itong standard mean reading, naka-reading siya. Ibig sabihin, pag-reading, kung ano yung nakikita mo, yun ang ilalagay mo. O 2 decimal, yun ang ilalagay mo kasi 2 decimal yung ating standard. Ngayon, kung unit under test ay reading to, kung ano yung decimal ng UUT natin, yun ang ilalagay natin. O correction, ano yung correction? Siyempre. Kailangan ilabas mo yung decimal ng standard mo. Hindi mo makikita ang correction yan.
kung hindi mo ilalabas yung decimal na katulad doon sa standard reading. Uncertainty of measurement. Uncertainty of measurement. Two, significant. Alam na natin dapat yan. Coverage factor, two, decimal. Okay, okay na tayo dito. Control P natin. Tingnan natin kung maganda ang lining. Baka mamaya ay hindi sukat. O, ayan. Okay na. Thumbs up dyan kung okay na. Sir, oh. Dun sa standard use, tigod, pero gumamit tayo ng dry block. Pero hindi nakalagay sa certificate. Yun, maganda yung tanong mo. Yung dry block natin, hindi standard na ginamit natin yon. Source lang natin yon. Ang talagang standard na ginamit natin doon ay digital thermometer. Yun yung i-apply natin na correction. Hindi yung correction ng standard. Thermometer pa rin. Ngayon, kung sangali na dry block ang ginamit natin at ang correction ng standard natin ay kukunin sa dry block, yung dry block ang ilalagay natin dito. Naintindihan? Kasi pwede rin kasing digital thermometer, pwede rin dry block. Pag dry block, yung correction ng dry block, yun ang ilalagay natin. Okay ba? Pwede naman yon pareho.